Hello, what's up mga troops? Welcome back dito sa R&D Safety TV. At magandang-maganda ang ating topic for today. At controversial. Magkaaway ba talaga ang Safety Department at Operations Department? Yan ang ating aalamin. At siguro, shoutout muna tayo, no? Pasabay na rin yung extra clip bago tayo mag-start. So ayan mga troops, welcome back ulit dito sa R&D Safety TV. At gaya nga na sinabi ko kanina, ang topic natin ngayon is magkaaway ba talaga ang safety department at ang operations department. Actually, habang ginagawa ko itong video na ito, nandito si Nurse at si Kuya JP, tanawin natin sila. Ano sir, magkaaway ba yung safety department operations? Nangyayari, no? Sa totoong buhay, Madalas nagtatalo. Mm-hmm. Ikaw kay Jay. Mm-hmm. No? Yun ang nangyayari ah. Pero mga troops, personally sa department namin, itong department na kinabibilangan namin ngayon, walang ganun. Hindi namin kaaway ang operations. Pero naranasan ko na rin personally sa ibang projects na nagkakaroon ng pagtatalo between safety department and operations department. So ano ba kadalasan yung mga pinagtatalunan ng safety department at ng operations department? Kasi totoo yan eh. May mga pinagtatalunan yan. Ito, bigyan ko kayo ng example ah. Si operations department, laging iniisip niyan, ito ano to ha, hindi ko sinasabi porque ito yung sinasabi ko, ito na lahat, hindi. Ito ay ang tinatawag dito, ito yung tinatawag na stereotype. No? Stereotype. Kadalasan iniisip ni operations na si safety, puro pa staff work naman yun. Puro sita. Ganun ang ginagawa. Nakaka-delay ng trabaho. Siyempre, si safety ganun din. May iniisip din siya sa operations. Si operations, patrabaho ng patrabaho. Hindi na iniisip yung kaligtasan ng tao. Walang pakialam kahit ma-aksidente. Puro shortcuts. No? Kahit na wala pang permit, patrabaho ng patrabaho. Pareha sila na may iniisip sa isa't isa. Pareha silang meron ng tinatawag na meron na silang tinatawag na impression sa isa't isa. Kahit hindi pa nga nila kilala yung tao mismo eh. Or hindi pa nila na-encounter yung sinasabi nilang mga reklamo nila, nagbibigay na sila ng haka-haka na ganun ang iniisip ng operations, na ganito ang iniisip ng safety department. Well, totoo ba yung mga iniisip nila, yung iniisip ng operations department, at totoo rin ba yung iniisip ng safety department sa operations department? Technically, hindi. Mali po yun mga troops, no? Yung ganung pag-iisip, nasa tao na lang yun. Pero, ginawa ang OSHA standards ng walang conflict sa operations. Totoo yan. Nagkakaroon lang sila ng maling pagkaunawa kasi nga, hindi sila nag-training ng safety. That's why, ine-encourage natin yung ating management na mag-take din ng safety training kahit na hindi sila safety officers. Okay? Kasi kung alam nila yung about sa safety, hindi na tayo magtatalo. Hindi na tayo magkakaroon ng argumento pagdating sa mga bagay-bagay na tungkol sa safety. Dapat nag-uusap yung dalawang yan. Hindi pwede kasing akala eh. Akala kasi ni safety, nagpapatrabaho lang basta-basta si operations nang ano, walang pakialam sa safety. Sa tingin ko naman, hindi naman totoo yun na ang operations ay walang pakialam sa safety. Sino ba naman ang gustong ma-aksidente? Diba? Sino ba naman gusto na magtatrabaho tapos may nasasaktan?
'di ba? Iniisip lang 'yon ng mga ibang safety officers. Likewise, si operations department, baka naman iniisip nyo lang na puro lang si Tasi safety department. Baka naman kasi meron talaga kayong ano in compliance. Baka naman po meron talaga kayong nalalabag pagdating sa safety. Ganun lang po 'yon. Try nating intindihin yung magkabilang panig. Hindi naman po natin kailangan magtalo diyan o mag-away, no? Kasi technically si safety department ay support group ng operations department. Nakasuporta lagi si safety sa operations para makapagtrabaho sila ng dire-diretso at the same time ay ligtas. Yun po yun. So yan, ang susi dyan mga troops is yung proper communication, pagtitiwala sa isa't isa ng bawat departamento, at the same time, yung pinakamalaga sa lahat is yung respeto o respect. Actually, meron akong video niyan eh, nung respect. Ilalagay ko sa description sa baba yung video na about dun sa respect, kung paano nyo siya mapupull off ng maayos yung respect inside the workplace, no? Panoorin nyo, napakaganda ng video na yun mga tropos. Marami kayong matututunan. So, ano ba dapat gawin ni safety? Halimbawa, may nasita siya sa operations, no? Kasi hindi po mawawala yan mga tropos. May masisita at masisita si safety yan. Kasi yan ang trabaho niya. Maghanap ng hazard, maghanap ng unsafe act, unsafe condition, di ba? Gumawa ng risk assessment. So, hindi siya maiiwasan. Gagawin at gagawin niya, may masisita at masisita talaga sa operations. So, ang dapat gawin ni safety dyan, kapag may nasita siya, una, syempre, kakausapin niya yung immediate supervisor kasama nung violator, no? Kung magaan lang naman yung kaso, walang problema. Pwede yung pagsabihan, verbal warning, or written na reprimand kung talagang kailangan. But still, you have to educate them. Huwag tayong aasa dun sa orientation natin at siya sa toolbox meeting. Kasi ang tao is nakakalimot, no? So, ang gamot sa limot ay paalala. So, kailangan papaalalahanan natin siya ng walang sawa hanggat maaari, no? Kasi that's part of our job. But still, the disciplinary actions or yung mga reprimands na binibigay natin sa kanila is part of our administrative controls para hindi na nga maulit yung mga ganung klase ng unsafe act na ginagawa ng mga kasamahan natin sa trabaho. And that is also part of our job, no? Kaya hindi nila pwede ding sitahin tayo sa part na yon, at hindi sila pwede magreklamo. Kasi hindi naman natin sila bibigyan ng DA kung wala silang nagawang pagkakamali. So, dapat malinaw yon. Malinaw yon between safety department and operations department na may ganun sistemang umihiral. Now, si operations department naman, papaano ang dapat ninyong maging reaksyon kapag kayo ay nasita ni safety? Huwag po kayong makikipag-away. Diba? Lalo na kung kayo naman may training ng safety. Yung iba dyan, yung mga safety, mga supervisors natin, mga engineers natin, may training ng ano yan ng COSH, no? Pinagtitraining din yan ng management. Kailangan huwag kayong magagalit. Kasi una sa lahat, ginagawa yan ni safety hindi para kayo ay pahirapan o para i-delay yung trabaho ninyo. Ginagawa po yan ni safety para maging ligtas ang tao ninyo, pati kayo, o yung bawat isa. Kasi nga, yan ang priority natin eh. Safety first nga eh. Tsaka, zero tolerance tayo pagdating sa aksidente. So, kapag kayo nasita ni safety, alamin nyo kung ano yung dapat ninyong gawin para makapag-adjust o ano yung dapat ninyong gawin para makapag-comply at hindi na kayo magtalo pa ni safety. Tatandaan ninyo, operations department, nandito si safety department bilang suporta ninyo. Suporta na makapagtrabaho kayo ng dire-diretso at ligtas. So, ayan mga troops, nalaman nyo na ang safety department at operations department ay hindi po mag-aaway. Yan po ay magkatulong. Support group si safety department ni
operations department, hindi po dapat yan nagtatalo. Dapat ay lagi kayong nag-uusap. Good communication skills, kailangan hawak-hawak kayo ni safety at ni supervisors ng operations para hindi kayo nagtatalo, no? At higit sa lahat, yung respeto. Hindi dapat nawawala. Sabi ko nga, may video ako niyan, panoorin nyo na lang, nandiyan sa description sa baba. So sana nakatulong yung tip na ito para mga para sa mga safety officers na mainitin ng ulo, gayon din sa mga supervisors ng operations na mainitin din ng ulo. Okay, mag-aaway, magkakampi po kayo. Lagi ninyo yung tatandaan, no? So hanggang dito na lang yung ating vlog for today. At lagi ninyo yung tatandaan na dito sa R&D Safety TV, we don't just vlog, we teach. At basta R&D Safety TV, safety first!